Good morning, mga ka-AG. Today, hanggang na to ay nabili ko sa Hot Sun. Ang brand is Hot Sun. Nabili ko po ito sa Hans sa Quezon City. Actually, yung Hot Sun Bulbos sana po ang bibiling ko. Kaya lang, out of stock. So, napilitan po akong bumili nito. Okay naman siya dahil mayroon na siyang sariling case. And, ang kagandahan po dito sa Hot Sun Galician, ang pangalan po nito, Hot Sun Galician is semi-automatic. Semi-automatic po itong airgun na ito, mga ka-AG. Yun po ang kagandahan sa kanya. So, bubuksan po natin itong case, kasama po itong case na ito. Buksan po natin ang case para makita natin siya. Ito na po siya, mga ka-AG, ano? So, ang laman ng case ay unang-una, ito muna ang mga accessories. Accessories, ang laman niya po ito, magazine, bali, tatlong magazine na bago, ano? Tatlong magazine, nadagdagan pa ng isa, binigyan nila ako ng isang magazine pa. And then, meron siyang kasamang, ito po yung tawag dito ay degasser. Sabihin, pagka may laman yung tangki mo, tatanggalin mo siya, pwede mo siyang i-degas. No? So, para patanggal ito ng hangin sa loob ng tangki. So, iyan. At may kasama rin siyang mga spare na o-ring. Ayan. And then of course, yung Allen wrench. Tapos, meron din siyang kasama, mga ka-AG, na probe. Itong probe is para sa pagkakarga ng hangin sa ating airgun. And then, may kasama rin mga o-rings. Okay? So, yan ang accessories niya. At kasama rin sa ano, sa package niya ay yung bipod. Ito. Ito yung bipod niya. Pag pinindot mo siya dito, actually pwede siyang handle. Pwede siyang gawing bipod. Ito yung dito. Ayan. So, bipod na siya. Ayan. Kasama siyang bipod. Tapos, may kasama din siyang sling. Sling mismo ng airgun. Ngayon, may libre din na pellet. Libre po yan na binigay. Ayan. And then, ito na po yung ating unit mismo. So, ibababa ko lang sandali itong ating ano, para makita nyo yung unit, ano. Ibababa ko lang. Itong ating case, ibababa ko po. Ayan. So, going back, ito po yung ating air gun na Galician Hot Sun Galician. Ito po ay semi-automatic. Yan.
semi-automatic itong Galatia na ito. Meron siyang front sight at saka rear sight. Kasama na po yun sa kanya. Kung titingnan nyo itong front sight natin, this is a fiber optic. Pagka nailawan po siya, lalabas ang kulay niya, kulay red siya. And the same time, dito naman sa rear side, fiber optic din siya, green. Green siya. Ang kulay. Ngayon, yung butt niya is extended. Pwede may extend. Ayan. Meron siyang rail, dovetail na 11mm and 22mm. Or 22mm yata ito. And 11mm para po dun sa kung gusto natin maglagay ng scope. So meron siya. Meron din siya dito sa ilalim. Kung gusto mo maglagay ng bipod, pwede mo siyang kapitan dito. At meron din po siya dito sa side. Kung gusto nyo maglagay ng laser, o kaya ilaw, laser, pwede. Pwede rin dito sa kabila. So, ayan. Galatian, Hudson Galatian, auto, semi-auto. Ang lever po niya, ang packing po niya, is hindi po siya lever na yung kinahatak. Hindi po eh. Since na ito po ay semi-auto, hindi po siguro applicable yung ganong klaseng lever, ano? So, ayan po ang itsura niya. Ang timbang niya, medyo may kabigatan lang dahil ito po ay nasa 3 kilos. Medyo mabigat. At kung titingnan ninyo, ito pong barrel niya ay shrouded. Ibig sabihin eh, yung barrel niya talaga, hindi naman talaga ganito kalaki yung barrel. Balot lang siya. Balot siya. Siguro para masupress yung hangin o yung tunog, kaya shrouded siya. At ang kanya namang air tank ay ito, nasa ilalim. Based dun sa kanyang specs, this is only good for 200 bars, ano? 200 bars po. So, siguro mga 3,000 PSI. At ito ay pwedeng tanggalin itong ating air tank. Ito po ang air tank natin. Ang paglalagay po ng ano niyan ay ang ginagamit ang paglalagay sa kanya, itong probe na ito, adapter para sa hangin, ano? So, subukan natin tanggalin itong kanyang air tank. Ayan. Ayan. So, ito na yung air tank niya. Tatanggalin natin. So, ito. Ito po yung air tank. Ito. Ngayon, ang pagkakarga niya ay dito. Pasok mo lang ito. Ayan. Dito na siya kakarga. 3,000 PSI. Ano? Ngayon, ito po is unregulated tank. Unregulated po itong sa atin. Yung mga labas po talaga nila is unregulated. So, sa next na review ko, papakita ko sa inyo kung paano ito rin-regulate. Inalagyan lang po ng regulator yan dito sa pinapasok sa loob at ibabalik ang regulator. Magiging regulated na po siya. So, ayan po. Ano. Ito yung tanke natin. Tanggalin natin itong probe. Balik ulit natin siya. Yan. So, madali lang siya. Pihit lang. Yan. At
Yung takip ng probe niya, yung takip ng kargahan niya, pwede mo siyang takpan. Para hindi pasokin ang hangin, meron siyang parang movable na cup. Yan dito, iikutin mo lang siya. So, ito po, binilan ko lang siya ng bipod para dito. Ito yon. At ito yung sa sling niya, kabitan ng sling. And then ano pa ba? Yung trigger niya ay bakal. This is a tactical model ng Galatian. May Galatian po kasi na wood stock ang kanyang body. Ano? So, ito po yung Galatian na 22 caliber semi-automatic. So, as of now, yan po muna. And ang second review natin is kung paano natin papalitan ito ng kung paano natin lalagyan ng regulator yung kanyang air tank. So, as of now, yan muna tayo mga ka-AG. See you next time.